Ito po ating plan item sa hulaan niya. Ito kasi isang aktor na dating may collab team na naiwan na ng milyan-milyan ng aktres. Walang karir ngayon. At ito pa ang masakit mga friendship, baon sa utak at nagpapahadan na lang di umano ng 30K per night. 30K? Diyos ko. Per night? Parang mura. Joke! Parang kayang-kaya mo friendship. Ay, hindi ako gumagano. Ba? Oh. Parang, mamatay? Pero depende. Ay, pero joke. Pero di ba yung parang nakakalungkot, di ba? Nawalan ng karir. Dati okay-okay na ba ng kanyang karir, ang kanyang showbiz, di ba? Maraming project. Pero ngayon, syempre, parang no choice ako di magbenta ng katot. Kung totoo man. Baon sa utang. Diba? Baon parang sa problema, utak, walang project. Oh, walang kapupuntahan. Kung wala siyang negosyo, ganun kapupuntahan niya. Ibenta niya sarili niya. Minsan, ayun ang naisip niya. Dahil unang isipin niya, ay artista ako, marami ako magiging parokyano. Di ba? Makakabayad ako sa utang. Oh, kaya nga lang, gagamitin niya yung kanyang katawan na. Sayang. Pero ano, di ba? Nakakalungkot. Oh, nakakalungkot. Kasi important talaga pag malakas kang kumita, mag-ipon ka. Yep. Yes, diba? Mag-negosyo ka. Yes, sa mga artista, wag nang pagkaano, ubos biyaya. Di ba, dami artista na parang nagsisisi na ako ngayon dahil nung sinasabi niya, dahil nung kasikatan ko, ang dami kong pera, ubos biyaya, di ba? Na umabot yata kung doon ako nagkakabali, isa sa mga artista na naging ganyan, ubos biyaya, tinatak, si Christopher Delian, di ba? May interview sa kanya na ganyan nung kasikatan niya talaga, parang wala siyang pakialam sa mundo, parang gano'n. Hindi ako nagkakamali, kahit yung kaibigan mo, si William Martinez, ganyan din, ubos biyaya rin nung araw. O, karamihan din sa mga sexy stars, di ba? Na hindi maganda ang buhay ngayon, yan din ang sinasabi nila. Ay, diba? Pero di ba? One day millionaire. Hindi ko sinabi na hindi maganda ang buhay ni William, ha? At si Boy Delio, nandiyan na rin may karir, ha? Itong actor na to, Diyos ko, nakakalungkot, diba na kahit pa paano yun, nagkapangalan din naman. Tapos ngayon, Diyos ko, pero, inamit ang katawan. Di ba nakakaloka yung mga artista yung pag-iisipin mo ng lakas-lakas kumita ng araw, may pangalan. Para lang si Benny Andaya, sabi niya, huy, ang kulit-kulit ng isang aktor, humingi ng tulong sa akin na parang namamalimos na friendship. O di ba, sabi ko, actually ganyan nga talagang binako na nga rin yan kasi ganyan talagang ginagawa palagi. Nagkapangalan parang, naman dati, di ba? Sana nag-ipon-ipon dahil syempre yung mga artista po, eto, mawawala at mawawala rin kayo. Hindi naman namin sinasabi na talaga hanggang dyan lang ang career. Kasi may bagong umuusbong. Uh-oh. So, pag may bagong umuusbong, mas yung mga tao, mas may bagong iniduluhin at yun ang mas bibigyan ng project. Paano ka na kung wala unless na? Na marunong kang umarte para makabawi ka at magtagal sa industriyang ito. Uh-oh. At magandang atin yung, paano kung hindi ka rin naman marunong umarte? Correct. Diba? Wala yes. rin. Diyos ko, ang daming ganyang friendship, kaya nawala na sa showbiz, di ba? Nalaos. Hindi, dapat is, wag mag-focus lang sa showbiz career. Dapat may fallback talaga. Oo, kasi masakit din talaga ang kinalalabas sa bandang huli kung hindi ka marunong mag-alaga ng pera mo sa showbiz. Correct. Diba? Kaya po, mga artista dyan na mayayaman ngayon, huwag ubos-ubos biyaya. Baka pagtagal, inyong katuwan ang inyong event. Okay lang po, igib sa atin yung datong nila. Sayangunan nyo po kasi ito, atin, na pinutukin namin na di umano, dahil baon sa utang, kaya yun, nagpapatsurbanes. Sa halagang 30K. Halagang di umano, 30K.